Hello! Hi! Kumusta na kayo? So, eto na nga. Yung in-order ko sa Shoppe. Sorry ah. Medyo na late yung follow-up. Eto na nga. Eto pa pala yung isang kasama. Baliktad. Yan. At eto nga, nabuksan ko na. Eto yung in-order ko. So, na-try ko naman siya. Maganda. Fast charger nga. At maganda yung cord niya. Hindi siya basta-basta nayuyupi. So, eto na nga. Nanggugulo yung pusa ko. Nanggugulo. Ayan. Kauuwi lang after 2 days. Sko. Pinakaba naman ako. So, suggestion lang. Dun sa mga bumibili o nag-o-online shop, kagaya ko. At the same time, seller din. So, bago kayo bumili sa online, kailangan siguruduhin nyo muna na legit yung shop. At the same time, magbabasa din kayo ng ano, basa-basa din pag may time, ng mga reviews dun sa mga naka-orders na kung maganda ba yung in-order nilang item katulad nito. So, kasi ang review dito maganda, good quality daw. Kaya na inganyo ako na ito yung bilhin. So, once na naka-order kayo at talagang decided na kayo na halimbawa ganito yung o-orderin nyo, tapos syempre after 3 to 5 days na paghihintay, kasi galing pa kasi tong mainland China, so medyo matagal yung paghihintay natin bago siya dumating. So isang ano lang, isang advice lang doon sa mga nag-o-order online o nag-o-online shopping. Once you receive yung item nyo, huwag nyo kagad siya i-order receipt. Bago nyo siya i-order receive, be sure na na-inspect nyo na yung item na in-order nyo. Kasi malay nyo, meron siyang damage, meron siyang putol, meron siyang gasgas. Katulad nung nangyari dun sa best friend ko, nag-order siya ng isang, kalimutan ko na yung tawag. Pero pinakita niya sa akin yung item, as in basag. Yung gilid, at saka yung ilalim, basag talaga siya. Tapos yung pinaka-gilid, may crack, may hiwa. As in, damage talaga. Siguro bumaksak yun, kaya ganun. So, bago nyo i-order receive o i-click yung order receive, inspection nyo muna yung item, ha? Inspect nyo muna kung gumagana ba, kung walang damage, walang putol, walang basag, walang crack. Tapos, gamitin nyo muna. At once na okay at walang damages, gumagana naman, so, tsaka nyo lang siya i-order receive. Ngayon, kapag na-inspect nyo at merong damages at na-click nyo na yung ano, yung order receipt, wala nang choice or wala nang chance na pwede nyo pang ibalik yung in-order nyong item. Now, ang may chance lang kapag hindi nyo pa nakiklik yung order receipt. Now, kapag nakita nyo may damage, talk to the seller agad. Tapos, mag-uusap kayo, papaano nyo i-re-return. So, dalawa kasi yun eh. Meron siyang refund, return, at sa kabila nga yung order receipt. So, i-click nyo yung order refund. Tapos, meron kayong fi-fill upan doon. Na pangalan, item, at saka yung reason kung bakit mo siya ibabalik. Tapos, may mga isa-send kayong photos. Tapos, may ilalagay din kayong
may ilalagay din kayong email. So, once you've done, you fill those, yung mga form, pwede nyo nang isubmit. Tapos, kausapin nyo maya't maya yung seller. Kasi, two reason lang naman yan eh, kung bakit nadadamage yung, or may damage yung item. It's either na pinadala sa inyo, may sira na, or kasalanan ni courier. Kasi minsan nababaksak, sa dinami-dami naman kasi ng dala nila, bigat, syempre meron sa harap, meron sa likod, minsan kasi hindi naman natin sila masisip, pero responsibility pa rin ng mga courier na yan, na ingatan yung mga in-order natin. At tapos yung mga seller naman, please naman, as much as possible, magbigay kayo ng update doon sa mga buyers nyo. Para maganda din naman ang feedback sa inyo at hindi kayo magkaroon ng violation. Kasi once na maganda ang chat nyo, yung chat response nyo, pwede kayong i-refer dun sa mga potential buyers, diba? So, it's very hassle ang pag-return minsan, especially those dun sa mga first timer na magre-return at magre-refund ng pera nila. Once na nag-refund ka, kailangan okay ang Shoppe Pay. Kailangan activated na siya. Kasi, once na nag-refund ka, doon ipapasok sa Shoppe Pay wallet mo yung perang binayad mo. At saka si Shoppe, ibabalik din yung shipping fee na ibinayad mo. Pero pwede ka rin namang gumamit ng ibang courier, kaya lang, ang tendency nun, ikaw ang magbabayad ng shipping fee at wala nang syempre hindi na saklaw ni Shoppe kung self-arrange. Don't worry, magkakaroon po ako niya ng tutorial kung paano mag-return and refund. Basta, aalalahanin nyo, once na nag-order kayo online, be sure na inspect nyo muna yung in-order nyo kung gumagana ba o merong damage, may gasgas, may crack, para may chance pa rin kayong ibalik sa kanila. Okay? Kasi ang tendency, minsan, excited tayong gamitin. Excited natin buksan yung parcel na in-order knowingly na minsan pag gumana na, hindi porket gumana na, ibig sabihin walang sira. Mali mo gumagana pero doon sa ibang parts, may gasgas, may bali. So, inspectionin nyo muna, ha? Be wise naman. Tsaka doon sa mga seller, usapin nyo naman yung mga buyers nyo, ha? Katulad ako, kapag once na merong nag-ano sa akin, nag-order, pag pinick up, sorry, haggard na naman, pag pinick up, kagad kong ina-update yung buyer, lalo na kapag malayo. Hello, sir, hello, ma'am, yung order nyo po, pinick up na. Tapos, na-receive, nag-update din ako sa kanila para kung may damages man o may deform, nire-report ko kagad dyan. Kasi karapatan natin mga seller yan. So, advice ko lang na, ito pa pala, sorry bago ko makalimutan. Dun sa mga ibang seller kasi kapag fragile o yung mababasa, be sure na may bubble wrap naman sa loob. Kasi yung katulad nun, example ko nga, yung sa best friend ko, may styrofoam nga sa loob. Plastic lang. Wala siyang bubble wrap. Ang maganda kasi ng bubble wrap na ano niya, yung nai-steady niya yung parcel sa loob. Para bumagsak man yung styrofoam, shock absorber yun eh. Para hindi siya ma-damage ng husto. Kasi kaya nga pinalalagyan ng bubble wrap, mga dalawang ikot.
para kahit papano maprotektahan yung in-order, lalo na pag fragile, mababasag. Kasi ang balik niyan sa ano eh, sa aming mga seller, kahit na minsan hindi namin kasalanan na merong damage yung order. Siyempre, itatrace mo pa yan, itatrack mo pa yan. Siyempre, kanya-kanyang palusot yan, kanya-kanyang defend. So, mas maganda sana kung nakabubble wrap sa loob, tapos yung box, nakabubble wrap eh, para safe. Tapos, sa labas, lalagyan nyo ng please handle with care, please do not drop, o kaya fragile, mga ganung ano ba, mga ganung reminders para pag nakita, babasagin to, pwedeng i-drop kasi baka mapasag. Hindi mo rin naman masisisi yung ano, yung mga hindi ko naman kinakampihan yung mga courier mo. Pero sa tingin ko kasi, sa dinami-dami ng ano, ng dala-dala nila, minsan hindi na nila alam may nahuhulog, may nadadaganan. Pero at the same time pa rin, responsibility pa rin nila na ingatan yung mga parcel na i-deliver nila. Kasi ang balik niyan sa amin. Siyempre, pag nabasag yan, i-defend namin yung sarili namin na iningatan naman po namin yan, well-packed yan. Tapos, sasabihin naman ng ano, ng nagdadala, nag-deliver, siyempre, ang dami-dami namin dinadala. Hi, Catherine! Hi, Head! Shout out! Aha! Ay, oo, sige. Dadating tayo dyan. Naka-set up, naka-online yan sa akin. Sige, don't worry. Hi, Kat! Ano nga ba yung sinasabi ko? Si Catherine kasi. Ito kasi. Yun nga. Sino yung sa courier? Kanya-kanyang defend. Yan, uulitin ko. Kamisang, syempre, i-defend ni seller yung sarili niya na, well, pack naman po yan. Ganun-ganyan, ganun-ganun. Siyempre, pagdating kay courier, ang dami-dami kong dala. So, hindi mo talaga alam kung, ba't mo ako pinagtatawanan? Talaga itong Catherine na to? Tinatawanan ako? Tinatawanan mo ba yung puting buhok ko? Siyempre, i-defend ng courier, marami din silang dala. So, hindi nila mapapansin yun. Pero, siyempre, kanya-kanyang palusot yan. Kaya, be wise sa mga online shoppers na wag munang ikiklik yung order received once na natanggap mo na. Kasi dahil nga sa mga may potential na damage sa parcel na in-order nyo. Okay. So, maganda to. Hindi ko nasasabihin yung brand kasi hindi ko nasasabihin yung brand kasi baka mamaya isipin nung ano. Ini-endorse ko siya. Miming! Excuse me, nagla-live ako? Miming ka dumaan. Kararat ka, uwi lang yan. Kainis. Okay. As requested ni Headcat, don't worry. Gagawa tayo ng paano mag-setup ng store sa Shoppe. At saka, before that, tuturuan ko muna kayo paano mag-return and refund, ha? Para hindi naman masyadong hassle, lalo na yung mga first-timer na buyers and magre-return ito. Okay? So, yun lang po. Maraming salamat po dun sa isang nanood. At least kahit isa, meron akong viewer, no? Thank you, Head. Okay, hanggang dun lang. At saka nga pala, isang reminder ko. Ayan, request. Kasi, malapit na ang election. So, doon sa mga hindi pa nagpaparehistro, please lang, yung mga mag-18 pa lang, ang extension ng rehistro is from October 11 to 30.
please lang, yung mga walang ginagawa naman dyan na hindi pa nakarehistro, para naman na masabi mong full-fledged Pilipino ka, kailangan mo talagang bumoto. Kasi karapatan mo yan. Ha? October 11 to 30, extension ng pagpaparegister sa sa COMELEC para makaboto ka sa 2022 elections. Okay? Bye guys. Thank you for watching. Salamat dun sa isang nanood. Nagtiyaga. Bye. See you. Keep safe. Yung mga hindi pa nagpabakuna ha, magpabakuna na kayo. Huwag kayong makulit. Okay, bye.